Mary. Aksidente lang talaga yan. Saan ka ba nagpunta at iniwan mo kay Betsa itong bata? Nay, punta ako sa kaibigan ko, di ba? Ate, huwag ka na magpalusot. Alam na ni Kuya ko sa kagaling. Ha? Bakit sinilusot mo? Sino pa? Ako. Bakit sinilusot mo, di ba? Secret natin yun. Boy? Nag-usap tayo. Ha? Nag-usap tayo. Mag-uusap tayo, mamaya ka na iinom ng tubig. Sabi ko nga, mali na tayo. Raya, Oh boy. Sorry. Anong gusto mong palabasin? Pinamumukha mo sa akin na hindi ko kaya kayong buhayan sa pamamagitan ng aking konti nga kinikita ko? Boy, hindi naman sa ganun. Kaya lang, gusto ko lang naman kasi sanang makatulong, di ba? Kung dalawa tayo magtatrabaho, di malaking kagaanan yung para sa atin. Di ba nagtutulungan nga tayong dalawa? Hindi, nagsusumikap ako eh. Ayoko maging maranya sa buhay pero warak naman ang pamilya natin. Ayoko rin kumita ng malaki pero warak din ang pamilya natin. Ang gusto ko lang magkaroon ng isang asawa, isang ina na magpapalaki at maggagabay sa akin mga anak. Bubuhayin ko kayo ng tama sa tamang panahon, sa malinis na pamamaraan. Lagi mo naman sinasabi yan eh. Lagi ka naman ganyan eh. Lagi mo sinasabi bubuhayin mo kami. Lagi mo sinasabi konting tiis na lang. Hanggang kailan naman kami magtitiis? Pagka-trick na mata namin dalawa ng anak mo, ganun ba? Mabuti ka pa nga dyan eh. Magka nagigising ka sa umaga, makakala mo, iniisip mo lang, puro trabaho, puro trabaho, puro trabaho. Samantalang ako, pa nagigising ako sa umaga, ano iniisip ko? Iniisip ko, paano ka isa-stretch yung pera mo dahil kulang nga. Kuminsan nga, parang naiisip ko, parang tamang sinasabi ng daddy. Naiiyak ako. Sabi niya, ano? Ano, buboy? Ano? Sabi niya mo, boy, ano? Sabihin mo. Sabihin ko ba? Ano yun? Sabi ng nani. Ano? Buboy, hindi mo ginagamit ang utak mo. Sabi ng nani! Sabi ng nani! Sinabi mo! Sinabi mo rin! Sinabi mo yan! Siya nagsabi! Sinabi mo yan, hindi ko ginagamit ang utak ko! Hindi! Pakinggan mo ko, Mary! Ako hindi ko pinilaki ng aking mga magulang para gamitin ng nalalaman ko sa kawalang yaan! Tanda mo yan! Isang mga gamitin para sa sarili mo lang? Loko! Loko na! Buboy, iyak ka na naman. Gagamitin mo na naman para sa ego mo. Para sa pride mo. Pride, 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 pride. Puro kang pride. Nakakalokang pride. Hindi mo na ako inisip. Paano naman ako? Ang dami ko. Bakit? Paano mo? Masakit. Nasasaktan ako. Uy! Uy! Ay, hindi ka malatag. Wala. Boy? Buboy? Buti nandito ka. Bakit? Tumawag yung informer mo sa presinto. Nagbigay ng tip. Ayan daw. Ano daw tip? 7-8, malakas daw ngayon yun. Ano ka ba? Puro ka kalokohan. Hindi, tip na sabi mo. Nagbigay siya ng tip tungkol dun sa kasong pinapalo-up natin. Saka na natin pag-usapan yun. Bukas natin pag-usapan yun, Joe.
Magulo ang isipan ko eh. Nagkasagutan kami ni Mary. Partner, parang alam ko na yan. Problema sa pamilya. Partner, nako, huwag mong tinutulog yung problema. Dapat bago tumilaw kang manok, ayos na yan. Ikaw rin. Baka magaya sa lolo ko. Bakit? Ano nangyari sa lolo mo? Ay nako, yung lolo ko, may sakit sa puso. Nung gabi na yon, inatake siya. Imbis na pumunta ng ospital, natulog. Kinabukasan, pagkagising niya, patay na siya. Loko, iwanan mo na nga ako rito. Nakapagdag ka lang ng problema ko. Susubukan ko maging seryoso. Kahit mahirap sa akin. Seryoso ako. Huli mo yung kulitin ni Mrs. Huli mo pa, partner. Seryoso na yan, ha? Kilite. Ngayon, basta siya. May mali siya ka naman kasi. Ibang kilite yung ibig mo sabihin. Yung weakness niya. Oh,
so lonely. I do so much. Are you?